is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Hello mga kabayan, good evening. Malapit na po ang March 20. Matatanda nyo na ang ABS-CBN o ang BIAS-CBN is mawawala na po sa air in less than 2 months. Para ba sila yung taong nangangatog na? Yung sisistensyan. Para sila yung nung panahon ni Pangulong Marcos. Sila yung taong bibitayin sa Celia Electrica. Nangangatog. Hindi alam kung anong gagawin. Nalalapit na po ang kanilang pagsasara o kamatayan sa ere. Malapit na. Makakaganti na rin si Apolacay sa kanilang mga ginagawang katarantaduan. Alam niyo ba itong abogado ni Lenny Robredo na si Makalintal? Ang sinabi po niya dito, base sa balita, tumutulong daw ang ABS-CBN sa mga nasa lanta o biktima ng Taal Bueno eruption. Marami po kasi mga lugar na kung saan yung mga evacuees na galing sa Batangas is tinutulungan daw ng ABS-CBN. Siyempre mayaman na ABS-CBN. Kaya naman tumulong yan. Marami nga artistang yumaman dyan dahil sa ABS-CBN. Kaya-kaya na tumulong yan. Kahit na millions, kaya-kaya nila. So bali, itong si Makalintal, ang sabi niya, baka maantig ang puso daw ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na baguhin ang kanyang stance na bigyan pa ng renewal ng franchise ang BIAS-CBN dahil po daw sila po ay tumutulong sa mga biktima ng Taal Bueno. Anong ginagawa ni Makalintal? Ano inuuto mo ating Pangulo? Yang BIAS-CBN eh, maraming katarantado nang ginawa yan simula nung panahon pa ni Apolacay. Ang isa sa pinaka malaking kasalanan niyan, ha, ng BIAS-CBN, yung katarantaduan niyan, ay nung nagpalabas sila ng isang video kung saan pinapakita rin yung massacre ng mga magsasaka. Ayon sa balita, ayon sa video, o yung nagbalita niyan, ABS-CBN din nagbalita niyan, na ito daw, video na ito, is yung panahon ni Apolacay na kung saan marami pa mga magsasaka na galing po ng Tarlac, yun sa baluarte ng mga Aquino, na kung saan yung mga magsasaka na humingi ng dialogo is pinagbabaril at mayroon po din at marami po ang nangamatay diyan. Walang awa pong binaril na yung mga magsasaka. Sila po is nagpunta dyan sa Mindoro para humingi po ng dialogo, hindi po humingi ng bala. Pero anong ginanti ng ni Cory? Bala. Yung ibang magkasakatila naman ng bala sa katawan. Ngayon, balikan po natin ng franchise ng ABS-CBN. Matigas po ang Pangulo. Yung ginawa ng ABS-CBN, maliban po sa ginawa nila kay Apolacay, is hindi po maganda. Nagbayad ang Pangulo. Pero during the election campaign, hindi niya pinalabas. Malintik kayo mga bahay si Ben na yan. Wala kayo magawa sa buhay. Puro mga dalawan lang yung pinapanila.
Paano? Diyan kayo mayaman sa mga oligarch, yung mga dilawan. Lahat ng katarantado ninyo, ng panahon ni Ninoy, Pinoy pala, Pinoy. At ng mga ibang dilawan na pangulo, nanagana kayo. Ngayon hindi na po kayo mananagana. Kaya ikaw makalintal, mag-concentrate ka na lang sa election protest ni BBA. Huwag kang makialam dyan sa renewal ng franchise ng ABS-CBN. Wala kang kinalaman dyan. Tsaka ito sa mga artista, palibasa nakikinabang kayo. Hindi nyo alam katarantado ng ABS-CBN. Kayo, your hard work. Kayo, ang hangad lang nyo is yung para lang sa inyo. Dahil malaki ang kinikita niya sa ABS-CBN. Kaya kayo mga artista, sinasabi ko, huwag yung pangunahin ng ating Pangulo. Alam na ating Pangulo ang gagawin. At yan, ABS-CBN na yan dapat nang kalusin. Marami na ginawang katarantuan sa bahay yan. Yung mga fake news na ginagawa nila. Meron lang binalita noon na tungkol doon sa ocho derecho sa Hong Kong. Sabi nila dinombong. Pero hindi naman pala. Dinombong naman lang. Fake news. Sino nang balita yan? Diba si Ron Gagalak? Kahit na kasi nungalingan sa ngalan ng pera, ibabalita yung fake news. Nagpunta si Lenny sa Hong Kong. Sabi niya dinumbong. Yung pala nilangaw. Ayong mga artista, Vice Ganda, Coco Martin, Sharon Cueto, Lisa Soberano. Palawa sa malaking kinikita niyo. Kaya todo depensa na lang kayo sa ABCB. Gusto yung pangunahan ng ating Pangulo. Pero ang Pangulo, hindi po papatilag yan. Tutuloy niya yan. Kakalusin niya na ibisibin. At ikaw makalintal. Tumigay ka na. Alalahanin mo, malapit ang bumabayang kliyente mo. Siya ang fake BP. Harinawa, bumaba na yan. At umuupo na po si BBM. Kaya ang ibisibin, parang siya yung bibitayan sa Celia Electrica. Nangangatugan tuhod. Hindi man lamang kung anong gagawin. Kala siguro, lahat ng araw is grasya para sa kanila. May hanggaan din kayo. At ang hangganan na yan, wala na po dalawang buwan. Kakalusin na kayo. Nagpayaman na kayo. Kaya ngayon, kakalusin naman kayo ni Pangulong Duterte para sa bayan. Dapat mawala na kayo. At pagkalipas ng dalawang buwan, marami na pong jobless na mga actor at actresses na nagana sa ABS-CBN. Ngayon, nagmamakaawa kayo sa ating Pangulo. No, Mr. President. Kalusin niya yung ABS-CBN. Huwag kayo makinig sa mga artista na yan. Nanghangad lang nila is pera lang. Pera-pera lang ang labanan dyan. Wala silang malasak sa bayan. So, sa aking mga friends, supportan natin po ating Pangulong. Isarado yung ABS-CBN yan. Walang yan yan. So, maraming po salamat. Thank you for watching. Kalusin na ang ABS-CBN. Maraming salamat po. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.